Now we will proceed with the module number 3, which is all about the educational system in the Philippines. So at the end of this lesson, you must be able to first is evaluate the current Philippine educational system. Second is to recognize the impact of the current educational system to the new normal mode of education. And last is propose a plan extending education to a specific recipient. So, sige, tuloy tayo sa ating lesson, educational system in the Philippines. So, sabi, the DepEd administers the whole educational system, which includes the allocation of funds for school services and equipment, recruitment of teachers for all public schools, and the supervision and the organization of curricula. So, the formal education system of the Philippines is composed of 6 years in elementary starting at age of 6 or 7 and four years of high school education starting at the age of 12 or 13. So, ang education system sa Pilipinas noon, nagsisimula sa kinder or yung sa preschool and then sumunod elementary 6 years and then sumunod ay high school. But, sabi nga dyan, however, since June 4, 2012, DepEd started to implement the new K-12 educational system, which includes the new curricula for all schools. So, ito yun. Ayan. Sa formal education, yan, ng preschool nga daw, nag-i-start at age 3 to 5. Okay? So, students learn the alphabet, numbers, shapes, and colors through games, songs, and dances in their mother tongue. Okay? When we say mother tongue, ito yung, ano yung kinalakihang salita na ng estudyante or ng bata. So, kung sanay siya sa Tagalog yan, okay lang. Kung sanay siya mag-English, okay lang. So, yun po yun. Then, after preschool, is yung, preschool is offered to private and public schools. And then recent events and activities shows a high need for young children to undergo preschool education first before stepping into formal education. So, after the preschool is the primary education. Primary education, ayan, ages 6 to 11, consists of compulsory 6 grades, grades 1 to 6. So, under dun sa grades 1 to 6, the primary level is yung grade 1 to 3, and then the intermediate level is the grades 4 to 6. So, sa grade 1 to 3 daw, yan, use of mother tongue, except Filipino in English subject. So, grade 1 to 3, wala pang English and Filipino subject. Okay? And then grades 4 to 6, Filipino and English as medium of instruction. Okay? Nadagdagan na rin yung subjects dyan pagdating sa grade 4 to 6. And at the same time, subjects are using Filipino and English as a medium of instruction. Then after the primary education is the secondary education. So prerequisite of which is the completion of elementary education. Diba, hindi naman kayo pwedeng mag-high school ng hindi kayo nakakapag-elementary, di ba? Yan. And then 4 years of junior high school, which is grade 7 to 10, and 2 years of senior high school, grades 11 and 12. So dati, nung wala pang, hindi pa na-implement yung K to 12 na iyan, after ng grade 6, yung grade 7 to 10 ngayon, ano yan dati? First year high school, second year high school, third year high school, at fourth year high school. And after ninyo ng high school, diretso na ng college. But nung na-implement ng K-12, nagkaroon tayo ng additional 2 more years, which is yung tinatawag nating senior high school. Okay? So, another 2 years, that is grade 11 and then grade 12. Okay? So, for the junior high school, which is the grade 7 to 10, so, subjects are taught from the simplest concepts to more complicated concepts through grade levels in spiral progression. So, ano ba itong sinasabi dyan na from simplest concept to more complicated concept through grade levels in spiral progression? Meron ba dito na hindi naabutan ng K-12? Meron ba? Wait lang ha. Yung iba kasi naka-off yung camera, hindi ko makita yung mga sagot ninyo eh. Pa-on naman yung camera oh.
Again, tatanungin ko ha, ganito na lang. Hindi na kailangan mag-mute at unmute. Kung nakapag K-12, tango. Kung hindi nakapag K-12, kiling. O, sige, meron ba nakapag K-12? K-12? Oo. Pag hindi, ganon. Lahat ba nakapag ano dito? Dumaan ng K-12? Lahat po kami, sir. Nagdaan po ng K-12. Ah, okay. Hindi, baka kasi may ano eh, tawag dito, ngayon lang pumasok ng college. Sabihin natin, grad, hindi naman naabutan ng K-12 before. Hindi naabutan ng K-12, pero dumiretso na ng college. Meron kasing ganong cases. Oh, anyway, since lahat kayo ay dumaan ng K-12, ayan. So, let me share this. Before kasi, ako naman kasi hindi naman ako naabutan ng K-12, no? So, dati, tama ba na ngayong K-12, nung nag-high school kayo, nung kayo ay grade 7, first quarter ninyo is parang science ang subject. Pagdating ng second quarter is biology. Then by third quarter is chemistry. And then by fourth quarter is physics. Ganun ba ang inyong science nung high school kayo, grade 7 to 10? Ganun ba? Yes po, sir. Yes, okay. So, yun yung tinatawag natin na spiral curriculum. Na kung saan, grade 7, ganitong topic ng first quarter, second, yun na, example ko na yung science. Ha. First quarter, not sure if general science or science and technology. Second is biology. Third quarter is chemistry. And then fourth quarter is physics. So, pagdating ninyo ng grade 8 ninyo, ganun ulit pero mas higher. Then pagdating ninyo ng grade 9 ninyo, ganun ulit, then mas higher ulit. And then pagdating ng grade 10, ganun ulit, then mas complicated na at mas mahirap na, 'di ba? So yun yung tinatawag natin na spiral curriculum. But before, nung wala pang K-12, nung time na nasa high school pa ako, ang sistema ganito. Sa grade 7 noon or first year high school noon, buong first year high school, as in general science or yung science and technology. Pagdating ng second year high school or katumbas nyo yung grade 8 ninyo, puro biology yon. First quarter hanggang fourth quarter, puro biology yon. Then pagdating ng third year or yung grade 9 sa katumbas sa inyo, puro chemistry lahat yon. Buong grade 9 or buong third year high school chemistry. And then by fourth year high school, lahat yun from first quarter to fourth quarter, puro physics subject yun. So yun yung naging kaibahan ngayon nung curriculum ninyo sa under ng K-12. Kayo ay gumagamit ng spiral curriculum. Okay? So that's yun po ang not only in science, no, pag ganun din sa ano, sa math, kung hindi ako nagkakamali, meron pa to yung algebra, ayan, ano pa to, geometry, trigonometry, ayan, may mga ganun pa. Hindi ko kabisado sa math kasi ayoko naman ng math. Okay, ayan. So ganyan po sa junior high school. Then ngayon, pagdating naman sa senior high school, choice of career track will define the content of the subjects a student will take in grades 11 and 12. So yan, kung nag senior high school kayo, di ba, different strands ang tinake ninyo. Ayan, sa senior high school naman, mas naging iba na siya sa junior high school na kung saan naka-incorporate na dito yung mga subjects na may kinalaman doon sa course na gusto ninyong kunin pagdating ng college ninyo. Okay? So, di ba? Like for ABM, di ba? May mga management subjects, organization and management, principles of marketing, di ba? Then for those taking na ICT, yan yung mga computer subjects, mga programming subjects, di ba? Naka-incorporate na doon. Unlike nung junior high school kayo, more on parang mga ano talaga, mga academic subjects talaga, 'di ba? So 'yan po ang kinaibahan nun. Okay? Then after that, after senior high school, you will now proceed with the college. Depende na 'yan sa course. Before kasi may mga courses na 5 years. Now due to K-12, ano na lang yata, nag down to 4 years na lang din yung mga 5-year courses before. Kasi nga nagkaroon na ng preparatory subject or nagkaroon na ng introduction yung subject sa senior high school. Kaya manabawasan yung college years.
Okay? Now, let's proceed with the non-formal education. So, yan, it is an organized learning activity aimed at attaining set of objectives outside established formal system intended for a particular clientele, especially the out-of-school youth or adult illiterates who cannot avail themselves of formal education. So, ano ba yung one example nitong non-formal education? Ang example nito, best example na maaari ko maibigay sa inyo ay yung ALS. Are you familiar with ALS? Yan. When we say ALS, it is the Alternative Learning System. So, basically, itong non-formal education under ALS, ang nagtitake nito, ito yung mga nag-stop sa schooling, sa formal education, na gustong makatapos. Ito rin yung mga out-of-school youth na walang kakayanang makapag-aral, di ba? So, diyan po sa non-formal education yung ginagawa, okay, through ALS. So karamihan talaga sa ALS yan yung mga nag-stop na before, na tumanda na pero gusto pa ring magtrabaho, ay gusto pa ring magtuloy sa pag-aaral para makapagtapos, and then after taking that, tsaka pala sila makakapag-proceed with college once they're done already at nakapasa sila sa assessment ng ALS or ng alternative learning system. Aside from that, is yung TESDA, ayan, Technical Education and Skills Development Authority. So it aims to encourage the full participation and the mobilize the industry, labor, local government units, and technical vocational institutions in the skills development of the country's human resource. So basically, under TESDA, ayan, aware naman kayo kung ano yung TESDA, di ba? More on technical skills ito na tinuturuan yung mga estudyante in different technical aspects. Okay? And then after taking that, di ba nga may mga nakakakuha ng mga NC2, NC3, di ba, mga national certificates na kung saan nakakatulong din ito as qualification kapag nag-apply sa trabaho. Depende sa kung anong skills ang inaral at ina-applyan. So basically, yun ang trabaho ni TESDA na makapagturo more on technical. Okay? Marami yan. Marami silang programs. Ayan. Before kasi, yung mga two-year courses, under yon ay TESDA. That is TESDA course. Okay? But, kung 4 years na yan, under na yan kay CHED or yung tinatag natin na Commission on Higher Education. Siya ang nagmamanage and responsible for the tertiary education. Okay? So, CHED is responsible in the formulation of policies, plans, and programs for the development and efficient operation of the higher education system in the country. The delivery of higher education in the Philippines provided by private and public higher education institutions or yung tinatag natin na HEIs. So, basically, yun nga ang function ni CHED. Na ma-i-handle si yung tertiary education. So question, sa tingin niyo by having that DepEd for the primary and secondary education and having CHED for the tertiary education and TESDA for the technical skills development, yan, do you think it is an advantage for the country na magkaroon ng tatlong different institutions pagdating sa different levels ng education sa Pilipinas? Is it an advantage or disadvantage? Anyone? I just want to hear your opinions. Sige. Sa akin po, sir, advantage. Para po mas mabilis ma-handle po yung yung tatlo po. Kasi po, pag iisa lang po yung nag-handle nun, parang mahihirapan po sila. Sobrang dami po yun. Okay. How about others? Sa tingin ninyo, any idea? Would that be an advantage or disadvantage? O sige, let's focus doon sa transition. Nung tatapos kayo ng senior high school, lahat ba sa inyo dito ang strands ay computer related or hindi? Meron ba ditong other... Iba po, sir. Iba-iba. So, meron nang galing ng ABM. Meron ba? May nang galing ng STEM?
Ako po, sir. May nanggaling sa gas. Yan. Diba, iba-iba kayo ngayon ng strands sa pinanggalingan. And now, nandito kayo sa course na ito. Some of you are taking computer science and then some of you are taking computer engineering course. Now, with that, from the transition period under nung senior high school to college, hindi naman ba naging mahirap on your part? Most especially, yung mga nanggaling sa ibang strand na hindi computer related. Nagkaroon ba ng parang conflict or medyo nahirapang mag-adjust? Sa akin others. Naman, tempo, pero hindi naman po ako masyado nahirapan po, sir. Kasi po, sir, kaya napilitan lang po mag-STEM kasi, sir, nabusan na po ng slot sa ICT, sir. Okay. Paligo na po yun. And then, yan, others might have difficulties in adjusting. And then yung iba maaaring hindi naman. So, wala naman problem with that. Okay? So, going back with my question, is it an advantage or disadvantage? So, sa akin, in my own opinion, ako lang to, ha? ako lang to. Ayan. Sa akin, in the ano naman, pagdating sa side ng institutions or ng schools, yan, di ba? Merong difficulty pagdating doon. Bakit at papaano? Kasi there are some instances na maaring yung curriculum under senior high school ay nagkakaroon pa rin ng duplication sa curriculum ng college. Di ba? So, syempre, separate ang gagawa ng curriculum ng DepEd at separate din ang gumagawa ng curriculum ng college. Di ba? So, kung iisa lang yan, continuous yon, hindi magkakaroon ng conflict, di ba? And then, papasok pa ngayon si TESDA na meron din siyang separate curriculum, di ba? May separate na certificate din siyang pinoprovide, di ba? So, gaya nga nasabi ko, there are some instances na ito ay advantage for others, but there are some instances na disadvantage din ito for others due to some conflicts na nag-a-arise. Okay, due to different institutions na nag-handle sa educational systems ng country. Okay? Now, state universities and colleges. So, institutions funded by the national government. So, yan, yung mga state universities and colleges funded by the government yan. Ano ba yung mga state universities and colleges? UP is a state university. Okay? Ano pa ba ang state university? PUP, state university yon, funded by the government yon. So any institutions, public institutions that is funded by the government, yan po ay state universities, okay? And then the other one, private institutions, ayan. These are owned and administered by private individuals, groups, or corporations. So, tayo po ay nasa under private institutions. Yun, kabaliktaran lang naman yun. If not funded by the government, syempre, private institution yun. Okay? And kapag funded by the government, syempre, mas mura dun. Unlike pag private, may kamahalan, di ba? And then, sabi din dito, these are either sectarian or non-sectarian colleges and universities. So, when we say sectarian and non-sectarian, yan, sectarian, ito yung mga schools na, tag dito, private schools, like, sabi natin, Catholic schools, yan, mga schools na nakapangalan under different sects, like, UST, which is a Catholic school. Not sure with Ateneo and La Salle if they are Catholic school. Kapag hindi naman hindi ganyan na parang religious or what, yun yung mga tinatawag natin na mga non-sectarian. Okay? Tawag dito, ano pa ba? New Era University, that is a sectarian, di ba? Mostly na nandiyan dyan at yan ay operated ng managed and owned by the INC, di ba? And then, yung ibang schools naman na parang hindi related ng mga religious groups,
Ayan, ayun yung mga tinatawag natin mga non-sectarian. Tayo dito sa AICS ay non-sectarian. Okay? So, yan po ang sa private institutions. Now, the new normal in Philippine education system. So, ano nga ba itong new normal under Philippine education system? So, for years, Philippine education system has been traditional but gradually changing to cater the demands of the new generation. As a matter of fact, before this new normal came to light, teachers and learners are already using the internet, computer, and other technologies in the education. But the difference lies between having a face-to-face class and now in new normal, classes are done virtually. Though before, bago pa magkaroon na itong new normal nga ito, gumagamit naman na talaga ng technologies. Ginagamit na yung different platforms. Iba't ibang technologies ang ginagamit pagdating sa pagtuturo. But under this new normal, since wala nga ang face-to-face classes, ayan, lahat ng classes ay ginagawa na virtually. Yan, mas lalong maximize ang paggamit ng technology. Okay? Ayan, so DepEd introduced three modalities of how learnings shall be delivered in new normal. These are distance learning, blended learning, and homeschooling respectively. So ano ba itong tatlong ito? So una nga dyan yung distance learning. Under distance learning, hopefully, I assume you are already aware with this, the MDL and ODL, yan. Diba? So, modular distance learning. Modules will be given to the learners, will be collected every Friday by the teacher. Yan. So, kapag modular, ayan, by modules. Bibigyan lang ng modules, self-study yung estudyante, sasagutan yung modules, ipapasa sa teacher. So, ganyan kapag MDL. But unlike ODL, etong ginagawa natin, learners who opt to choose this modality must have internet connection. In this modality, the teacher and learner will meet virtually and do their activities synchronous or asynchronous. So, when we say synchronous, sabay-sabay ninyong gagawin lahat through online. While asynchronous, you may do it in your free time or sa pinaka-preferred ninyo, pinaka-convenient time ninyo. Okay, so itong example na ginagawa natin ngayon is ODL or online distance learning. Next naman, ayun pa, another form of under the distance learning is yung television or radio-based instructions. This kind of modality is fitted to the learner so are committed to learn on their own. So dito naman, kung mapapansin ninyo sa mga TV ninyo kapag nag-scan kayo ngayon ng inyong mga digital boxes, may mga lumalabas sa mga DepEd channels, di ba? So, yan is sa mga public schools for elementary and high school. Part yan ng distance learning. Okay? And then, next is the blended learning. Blended learning, commonly tagged as hybrid learning, since this is effective at helping a diverse student body, this modality is combination of anything that is mentioned above. So when we say blended learning, combination yon nung mga yon. Okay? So sabihin natin na may times na kayo, common to sa mga nasa elementary and high school sa public schools, blended learning sila. Minsan, required sila na manood sa TV. Minsan naman, bibigyan lang sila ng modules. Minsan naman, kailangan nilang umattend ng klase via Zoom or Google Meet. So, blended learning. Parang kung ano yung pinaka-convenient para sa kanila. Okay, hindi sila nakafocus tulad lang nito na online lang tayo. Okay, so yun po ang blended learning nga. Again, when we say blended learning, this is a hybrid learning. Combination of all modalities in the distance learning. And then the last one is the homeschooling. This kind of modality is effective if the learner has an available tutor or a parent who is qualified and always available to facilitate the learning of the child. So homeschooling, ginagawa na ito dati pa. Karamihan na nag-homeschool yan yung mga mayayaman, mga artista na sa bahay talaga ginagawa, and meron silang personal tutor. Yan po yung tinatawag natin na homeschooling. So yun po yung tatlong modalities, yung distance learning, blended learning, and then homeschooling. Okay? At dyan na po, nagtatapos ang module number 3.